Welcome, shoutout Bon Sofisha, shoutout from Macau, China. Pagpalaing kayo ay salamat ho. Isang mapagpalang araw mga karepa. Ngayong araw nga pala ay bababa tayo, magpapa-swab test tayo mga karepa. Dahil ngayon dumadami na naman ang case dito sa Macau. Kaya kailangan natin magpa-swab test at the same time, bibili na rin tayo ng maluluto ngayong araw mga karepa. Yung bagay sa panahon na maulan at malamig mga karepa. Tara, samahan niyo ako. Prompted the first signal number 8 warning in November in 50 years. The Weather Bureau stated that the insurance dependent on meteorological risk assessment, even though the strength of a storm did not reach the level for the Bureau to issue such a signal. Macau remained relatively calm during the passage of the typhoon. Some merchants were seen returning to their shops to pack the goods and prepare for business. Many residents also went to eateries in the morning as usual. You still came here for morning tea even the storm approaches. Yes. What do you think about the typhoon this time? The city is calm. It seems the typhoon did not come at all. Does the eatery usually operate under signal number 8? It depends. It won't be open if the wind becomes strong. So you think it can't be open this time? It seems the typhoon is not that strong. We return here if the situation is safe because we live close to here. So you think the typhoon could not be dangerous? Basically, we have prepared the food. We didn't know there would be a typhoon. We have to sell everything that we have prepared. The typhoon signal number 8 issuance remained for more than 9 hours after the SMG lowered the warning signal to number 3 at 7 a.m. Bus services resumed operations, but residents had arrived earlier at the bus stop. The waiting time is so long, you can see many people are here. I don't know why it would take so long. It was shorter before. There was one every 4 minutes. Now I've been waiting for 7 to 8 minutes. Did you leave home earlier? I thought it wouldn't take long. The SMG stated that the strength of the storm was not as strong as others that could reach the level of typhoon signal number 8, but it stressed that the forecast path had remained very close to Macau and maintained the intensity of a tropical storm when it passed through the region. At 6 a.m. this morning, the Education and Youth Affairs Bureau issued a notice indicating that due to the tropical storm, classes in kindergartens, special education, primary and secondary education would be suspended all day. After the warning signal was lowered, the Secretary for Security Wong Siu Jack, who was also the commander of Joint Civil Protection Operations, announced the termination of the state of immediate prevention. In his concluding remark, Wong said the Civil Protection Operations Center had not received any incident reports. When Typhoon Nauge hit Macau, members of the civil protection structure implemented countermeasures according to their functions. The Social Welfare Bureau opened 4 refugee centers, with one person using it under the signal number 8. When Typhoon signal number 8 was hoisted, the city remained calm in general. Water and electricity supplies and livelihood facilities functioned normally. The Civil Protection Operations Center did not receive any report of incidents or casualties caused by the typhoon. He added that all center members had prepared well for tackling the situation and successfully implemented the precautionary measures. Two red zones remain in Macau as the red zone status on 5G case district's Edificio Wing Han has been lifted. Meanwhile, the indoor nucleic acid test station resumed operation this morning, while the outdoor station remained closed until further notice. Following the passing of Typhoon Nauge, Macau's indoor nucleic acid test stations resumed operation at 9 a.m. this morning. At the Macau Forum Station, some residents were already seen lining up before the doors open. One resident told TDM that the typhoon did not affect that arrangements. As you know, the typhoon this time wasn't too strong, I don't feel affected. TDM also interviewed some residents who were affected by the recent outbreak. They say I've been to the underground mall in Gombe previously. I've forgotten about it. There was a reminder on my health code. I feel safer during the tests.
Because we came in contact with the positive case, so we were arranged for a hotel quarantine. Now that we're out, we have to do NAT once a day for 4 days straight. I guess it's to protect our health, and it's out of concern for everyone. The outdoor NAT stations, on the other hand, remain closed until further notice due to the weather. Meanwhile, the red zone status of Edificio Wing Hang in the Faichike district has been lifted. The relevant residents are expected to carry a yellow health code until Saturday. The remaining two red zones in Macau, Edificio Laiva Sanchun Block 1 near Yauhan Municipal Market, and Edificio Arco Iris near the border gate are expected to be lifted. Yun, sa magpalang araw mga karepa, kasama ko nga pala si Bisayang Dako. Bali magpapaswab test nga pala kami kasi mandatory dito sa Makawat. Kung napapansin nyo, ang gamit naming masaya N95. Kasi ito yung requirements ng government nila mga karepa. Alam mo sasabi mo, Bisayang Dako? Yung mga kabisayang dako dyan, what's up sa inyo? Magpaswab test kami. Para ano, safety tayo kasi mandatory swab test na naman ngayon, kaya let's go swab test na tayo. Ayun na nga, pupunta kami, bali malapit lang naman, dito lang naman sa baba ng bahay namin. Bali kakatapos lang din ang Typhoon 8 o yung Nalgay na bagyo na galing din sa Pinas, yung paing na tinatawag nila mga karepa. Dito sa lugar namin minsan binabaha rin dito pag masyadong malakas ang ulan, pero ngayon okay naman, hindi naman masyadong naapektuhan mga karepa. Bali diyan kami pipila, diyan nga pala gaganapin yung swab test mga karepa. Babalikan ko kayo mamaya dahil kailangang ipakita yung health code dito sa harap. Bali dito tayo pipila mga karepa. Bali wala namang pila mga karepa, maraming tao pero hindi naman ganun na ka-crowded mga karepa. Babalikan ko kayo mamaya. Bali, papasab lang tayo dyan mga karepa. May libre ng swab test, no? Bali, check lang nila yung passport at saka yung identification sa online mga karepa. Tapos okay na mga karepa. Ayan nga pala yung pila mga karepa. Bali, dito tayo pipila. Ayan, sinecheck lang nila tapos dun tayo sa booth na nagsaswab test mga karepa. Bali, may palibre nga pala silang rapid kit test dito mga karepa. Bali, limang piraso ang laman siya sa loob. Ayan, bali, si Bisayan Dako na yung isasab. Ganyan lang mga karepa. So, ayan na nga mga karepa. Tapos na kami ni Dakong Bisaya. Bisayang Dako. Hello mga karepa. Uwi na kami. Tapos na kami nag-swap test. Bali, dadaan lang kami sa palengke mga karepa para may kukuha ng maluluto mga karepa. Bali, hindi ko nabibidyohan sa inyo kung saan yung palengke at anong bibiliin ko. Sa bahay na lang tayo magkikita-kita mga karepa dahil alam nyo naman kung saan tayo bumibili. Diyan lang na rin sa malapit mga karepa. Tara, samahan nyo. Now let's go! Bali, ito na nga ang luto natin ngayon mga karepa. Bali, sa napapansin nyo, maluluto tayo ng tinolang manok mga karepa. Bali, pre-prepare ko lang to tapos babalikan ko kayo mga karepa. Bali, ito na nga mga ricado natin mga karepa. Ayan. Bali, ang papaya pa lang nabili natin ay medyo hinog na, pero okay lang yan kasi magdadagdag siya ng sweetness sa sabaw natin mamaya mga karepa. Siling, daon ng siling. Buong manok mga karepa. Nahiwa ko na rin yan mga karepa. Serving size. Tsaka gagamit tayo ng patis at mantika sa pag-igisa ko mamaya mga karepa. At may asin tayo. Optional na yan mga karepa. Kung kulang pa yung lasa, dadagdagan natin. Ayan, meron tayong bawang, sibuyas, ground black pepper, long green chili mga karepa. At meron tayong luya at saka lemongrass. Parehas lang yan mga karepa pero nilagyan ko na rin. Bali, may additional din akong spring onion mga karepa dahil dito sa Macau pag bumili ka ng mga gulay mga karepa ay free na yung spring onion mga karepa, kaya kinuha ko na rin mga karepa. Optional lang yan mga karepa.
Bali magigisa na tayo mga karepa. Ipiprepare ko lang yung kawali at magsisimula natin magluto ng tinola a la repa. Bali, bubuksan ko na nga pala yung kalan mga karepa. Magpapainita tayo ng kawali mga karepa. Pasensya nga pala kayo sa itsura ng aking kawali mga karepa. Pero malinis yan mga karepa. Legendary yan, panahon pa ng hapon mga karepa. Ayan na nga mga karepa. Magpapainit muna tayo ng kawali mga karepa. At magigisa na tayo mga karepa. Pag mainit na ang kawali mga karepa, ilalagay na natin ang ating oil mga karepa. Balang oil mga karepa, kunti lang mga karepa, yung tamang makakapagpagisa lang tayo kasi magmamantika pa yung manok natin mamaya mga karepa. Bali, nuna ko nga pala itong taba ng manok para additional mantika na rin sa atin mga karepa. At saka mapalabas natin yung mantika ng taba ng manok mga karepa. Palabasin ko lang yung oil niyan, mantika, yung chicken oil mga karepa. Tapos magigisa na rin tayo. Ilang sandali lang mga karepa. Bali, okay na yan mga karepa. Ilalagay ko na yung ating luya. Susunod ko na rin ang ating garlic. Bali, gigisahin lang natin yan hanggang maging golden brown mga karepa. Ilalagay ko na rin ang ating lemongrass o ang tanglad para mas pangpatanggal na lansa na rin yan mga karepa at dagdag aroma sa ating sabaw mamaya. Susunod ko na rin ang ating sibuyas. Bali, tuloy-tuloy lang din ang pagigisa niyan mga karepa. Kung mapapansin nyo mga karepa, okay na yan mga karepa. Medyo golden brown na rin ang ating bawang. Ilalagay na natin ang ating chicken meat o yung karne ng manok mga karepa. Bali, gigisahin lang natin yan hanggang tuluyan na ang mag-isa at mawala yung lansa niya mga karepa, yung dugo mga karepa. Bali, isi-simmer lang natin yan mga karepa within 5 to 10 minutes hanggang tuluyan na ang maluto yung ating manok mga karepa. Tatakpan lang natin para mag-penetrate yung init sa ating karne mga karepa. Bale, i-check natin ang ating sinimer na manok at i-check din natin baka masunog yung yung loob. Kailangan natin na halo-haluin mga karepa. At least 3 minutes to 4 minutes dapat sine-check din natin. Bale na nga siya mga karepa. Medyo golden brown na siya at kunti na lang okay na yan. Nalagyan na natin ang mga pampalasa mga karepa bago susunod na rin natin ang ating sabaw mga karepa. Bali, lalagyan na natin ang ating ground black pepper mga karepa. Bali, dalawang ilalagay ko, dalawang pa. Yan, okay na yan mga karepa. Tuloy-tuloy lang ang paghahalo niyan mga karepa. Bali, ilalagay ko na rin ang ating magic syrup or magic seasoning mga karepa. Ayan. At ilalagay ko na rin ang ating pistols o patis mga karepa. Bale, kukontrolin lang natin yung paglalagay tapos mamaya nagkulang ang alat mga karepa. Magdadagdag na lang tayo. At ayan na nga, okay na yan. Sa pagkakataon ito, nagmamantika ng ating manok, pwede na tayo maglagay ng tubig. Ang tubig nga pala ay nasa sa inyo, depende sa sabaw na gusto nyo. Yan. Bale, simmer na natin siya, tuluyan natin pa palambutin ang ating karne mga karepa. Bale, sisimmer natin siya gamit ang ating medium fire. Tinang sandali, babalikan natin yan. So, ayan na nga mga karepa. After 10 minutes, tingin ko okay na yung manok natin mga karepa. Ilalagay na natin ang ating spring onion. Optional lang yan mga karepa. Bali, sinama lang yan sa nabili kong gulay kasi dito sa Macau nga. Gaya nang sabi ko, pag bumili ka ng gulay, pinipri na nila yung spring onion mga karepa. Ayan na nga, sa pagkakatang ito, ilalagay na natin ang ating papaya mga karepa.
medyo hinog yung nakuha nating papaya, pero okay lang yan. Kaya nang sabi ko kanina ay magbibigay ng konting sweetness yan sa sabaw natin, mga karepa. Sisimmer ko lang ulit hanggang lumambot yung ating papaya. Medyo malambot na nga ang ating papaya, mga karepa. Ilalagay na natin ang ating long green chili o ang siling haba, mga karepa. Yan. Bali, lalagyan ko ng dalawa. At ilang sandali lang ay susunod na rin natin ang ating dahon ng sili, mga karepa. Yan. Bali, ilalagay ko na ang ating dahon ng sili, mga karepa. Yan. Bali, medyo marami-rami ang nailagay ko, pero okay lang yan kasi masarap yan at maganda sa kalusugan natin yan, mga karepa. At saka liliit din yan pag naluto na. Alihintayin ko lang maluto yung ating dahon ng sili at ready na ang ating tinolang manok, mga karepa. Bagay na bagay sa panahon ngayon na may bagyo at malamig na rin na panahon at winter na rin dito sa Macau, mga karepa. At ayan na nga, luto na ang ating tinolang manok, mga karepa. Bale, maraming salamat nga pala sa pagsama sa hanggang sa huling video, mga karepa. Bale, kakain na tayo at mag-share din tayo sa ating mga kasama dito sa bahay, mga karepa. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell, mga karepa, for more videos.